Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may anim na pakpak. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian." Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, "Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat." Pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, "Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan." At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, "Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang inyong isugo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niya nito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniwalaan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat.
Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at hihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Ginawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, anupat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na, sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.